Sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng lamang dagat na maaaring ngayon mo lang nakita. Ngayon mo lang nakita kasi napaka-rare ng mga lamang dagat na ito. At bago tayo magsimula, huwag kakalimutang mag-like, comment and subscribe para tuloy-tuloy ang support sa channel na ito. Para tuloy-tuloy ang pagkalat ng kaalaman na pwede mong gamitin sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya simulan na natin to. Black Swallower. Ang uri ng isda na ito ay maliit lamang. Sa katunayan, siya ay may sagad na haba na 25 cm lamang. Ngunit ang kanyang katawan ay nabibinat ng gaya ng isang rubber. Siya ay may malaking pangil sa harapan na ginagamit niya sa kanyang prey o biktima. Naging kakaiba dahil sa pamamaraan ng pag-imbak niya ng pagkain sa kanyang katawan. Ang kanyang tiyan ay nabibinat ng triple pa sa normal nitong laki. Kaya naman, ang kanyang kinakain ay doble ng laki sa kanya. Dahil sa kakayahan niyang ito, linalamon niya ng buo ang kanyang pagkain na di hamak na mas malaki kesa sa kanya. Linurunok niya ito ng buo at hindi na pinagtagpi-tagpi pa. Vampire Squid. Halata naman, di ba, kung saan niya nakuha ang kanyang pangalan na vampire? Oo. Dahil sa kanyang matutulis na ngipin sa pagitan ng kanyang mga walong galamay. Sila ay karaniwang nakikita at naninirahan 10,000 feet below the surface of the water. May maximum na laki na 1 pulgada. Ang kulay nito ay nag-iiba depende sa sinag ng araw. Meron itong kakaibang kakayahan sapagkat kaya niyang huminga kahit 3% lang ang oxygen sa kanyang katawan. Dumbo Octopus. Nakuha niya ang kanyang pangalan na Dumbo dahil sa character ng Disney na si Dumbo. Dahil magkapareho silang may malaking tenga. Ang pagkaiba lang ay yung Dumbo na elepante ay ginagamit niya ang kanyang tenga sa paglipat. Samantalang ang Dumbo na octopus naman na ito ay ginagamit niya ang kanyang tenga sa paglangoy. Sapagkat nangingibabaw ang laki nito sa anumang parte sa kanyang katawan. Sila ang uri ng octopus na kayang mabuhay sa lalim na 23,000 feet below the sea level. Ang uri ng octopus na ito ay ang pinaka-rare sa species ng octopus sapagkat minsan mo lang silang maagilap sa dagat o kukunti na lang ang klase nila. Ang pinakamalaking Dumbo na octopus na naitala sa kasaysayan ay may laking 1.8 meters at may bigat na 5.9 kilo. Goblin Shark. Ito ay may maximum na laki na 10 to 13 feet. Ang Goblin Shark ay isa sa pinakamatandang uri ng pating. Sa katunayan, tinatawag din silang the living fossil dahil sa sobrang tanda na nila. Ang Goblin Shark ay unang nabuhay noong 125 years ago. Sila ang karaniwang nakikita sa seafloor. Dahil sa kakaibang itsura nila, unti-unti silang nauubos dahil sa kagagawan ng mga tao. Sila ay may itsura na parang isang goblin. Mahaba ang nguso at may parang espada sa harapan nila. Sila ay nakakasagap din ng electric fields na nagbumula sa kanilang biktima. Kaya naman, napakadalin lamang sa kanila humanap ng kanilang prey. Napakadelikado nito pati na sa mga tao dahil maaari kanilang saksakin at mahiwas sa dalawa. Ngunit ang pinakadelikadong parte nito ay ang kanyang panga sapagkat napakalakas nito sumakmal ng tao man o ang kanyang biktima. Devil's Hole Puffish. Itinuring na pinaka-rare na isda sa buong mundo kasi naman ang kanilang lahi ay papaubos na. Sila ay nakikita lamang sa isang lugar dito sa buong mundo at ito ang Waterfield Cavern sa US Nevada. Sila ay na-discover noong 1930 at talagang napakaliit dahil may maximum na laki lamang na 1.2 inches. Sila ay naninirahan lamang sa mababaw na parte. Kaya naman, napakalaking rason ng pagkaubos nila ay ang baha. Kasi naman,
naaanod sila. Sabi ko nga kanina, ang mga isdang ito ay napakaliit lamang, walang kakayahan para salungatin ang agos. Spotted Wobegong ay isang carpet shark o pating na may pattern sa kanyang katawan. Karaniwan silang nakikita sa Australia at may laking 59 to 71 inches. Ang Wobegong ay may kakaibang pattern sa kanyang katawan na parang sa isang Dalmatian dahil sa mga O-shaped spot nito. Kahit anong ganda nito, layuan mo sapagkat lalapain kanila nang walang pag-aalinlangan, lalo na pag spring season kasi dito sila agresibo. Northern Star Gazer. Ang isdang ito ay may kakaibang itsura sapagkat ang kanilang bunganga ay nakasentro sa itaas. Ito'y kanyang ginagamit na advantage sa kanyang mga prey sapagkat rinulublob niya ang kanyang katawan sa lupa para hindi siya makita ng kanyang mga biktima. Karaniwan, ang isdang ito ay nakikita sa karagatan ng Atlantika at may maximum na laki na 22 inches. Ngunit kung meron mang pinakapabayang ina, mas pabaya ang isdang ito sapagkat inahayaan na lang niya palutang-lutang sa karagatan ang kanyang itlog. Bahala na kung mapisaman o hindi. At ang panghuli sa ating listahan sa video na ito ay ang red-lipped batfish o mas kilala bilang Galapus batfish. Nakuha niya ang pangalan na Galapus dahil karaniwan silang nakikita sa Galapus Island sa Peru. Sila ay laging namamalagi sa seafloor lamang kasi naman hindi sila marunong lumangoy. Nabansagan silang red lips dahil napakapula ng kanilang mga labi na ginagamit sa pang-akit sa mga babaeng red-lipped batfish. Sila ay nagiging endangered na kasi naman hinuhuli sila ng tao para gawing koleksyon o alaga. At dyan nagtatapos ang ating kwento sa araw na to. Sana patuloy paling suporta sa channel na ito. Hanggang dito na lang.